So, ayan na nga, nagtapatan na nga ang noontime show. Itbulaga at saka showtime. So, ayan, nagsilabasan na yung mga views, yung mga ratings. Ayan kung sino ang mataas. Nako, mataas po ng kalahati. 9.6 yung ano? Showtime, 4.4 lang ang Itbulaga. Binalita sa 7 noong Lunes. See? Binalita nila kaagad. Talagang hindi na sila mapakali. Binalita nila kaagad na mataas ang ratings, more than kalahati. So, ito na naman sa social media, sa mga views, mataas pa rin ang Showtime. More than 500,000. So, hindi ko alam, mababa daw yung sa Itbulaga. So, kinukombine nila lahat sa mga TVs, na mga, sa ano na nga, sa mga tao, tapos sa social media, sa mga cellphone, kung sino-sino ang nanonood. Kasi alam nyo ngayon, mga palangga, views na ang binabasihan din yung iba. Kasi, di ba, halimbawa, may pasok ka, may trabaho ka, tapos, mayroon kang load, tapos andoon na, pwede ka na ngayon bumili lang ng pangalan nito. 'Di ba yung sa Channel 7, mayroon silang ipapasak mo lang mayroon ka ng TV kung saan-saan ka nakakunik ka na. 'Di ba may wifi ka na o makita mo na kung anong hindi ka na mahuhuli sa mga balita or mga pangalan nito, mga shows or basta lahat makikita mo na kahit andun ka sa daanan. Ayan, 'di ba? 500 something ata 'yan yung parang ilalagay lang sa pasak mo lang. Yan na nga, alam mo mga palangga, pinag-ipon-ipon nila lahat, mga views ay more than 3 million sila, samantala ang Itbulaga ay 900,000 lang, wala lang 1 million. So, ano na nga ngayon? Di ba, mga palangga? So, mababa nga naman ang ratings nila, pero ito'y nakakatuwa kasi doon nga kay kay Christopher Min, pinagdidiinan pa rin nila na talagang mataas ang ratings ng kakatuwa naman sa sa Itbulaga. Dahil talagang hindi kumakampi si dyan, si Christopher Min, kasi todo-todo sila, paparinggan sila, laban-laban sila ni Vice Ganda. So, kahit anong mangyari, doon siya kakampi sa Itbulaga. Ay nako, napaka naman lahat, nahalatado naman lahat na talagang mataas ang ratings sa Showtime. Mataas ang ratings dahil lang yung yung sa Especially For You na segments, ang daming nanonood noon at saka nagtitrending sila. Kung maalaala natin mga palangga, yung mga pagtitrending na yan sa Twitter, isa din yun. Ang kaso, ang Itbulaga, wala namang iilan lang yung nagdudot-dot doon sa hashtag nila. Kung siguro, kung nandoon pa rin yung aldab natin, ang mga aldabnisyon lang naman, di ba? Ang nagdudot-dot doon na para magiging trending. Di ba kung nandoon pa rin yung natin, aldab, tayo lang din ang magdudot-dot doon at tayo lang din ang fandom na gumawa ng hashtag na yun ang patrending natin. Iwala na yung aldab nation. So yung iba nga, nandoon na nga nanonood sa Showtime, yung iba nanonood sa Itbulaga, pero mas marami talaga ang nanonood sa Showtime. So, titingnan nga natin kung tuloy-tuloy pa rin. Dahil, mayroon din nagsabi, bakit hindi na nila, kasi maliit talaga yung kaibigan ko nanonood doon sa TV5. Maliit lang talaga ang pwesto. Diba, wala na yung kay Halos Host, yung na yun, yung kanilang pwesto, 'di ba, yung sa APT, wala nang gumagamit ngayon. Sabi pa nga ng may nagko-comment sa ating vlog na bakit hindi nila kinuha ng mga TVJ doon sa kasi wala na, hindi na nagamit yung pwesto na yun, 'di ba, yung dati nila, mangungupahan din naman
sila kung sila bumalik doon, mangungupahan. Hindi natin alam bakit. Kaya, kasi ang laki ng pwesto, di ba? Ako'y nakapunta doon sa APT noon. Ang ganda talaga, ang ganda ng kanilang studio. So, hindi nga rin natin alam. So, ito pa mga palangay, humble natin, ano. Itong mayroon pa dahil, ano talaga, di ba? Ngayon, pinag, ano na naman nila nga, si Aldi na naman, kung nangyari nga noon, yung kay Kong at saka kay Main, hindi parang, hindi pa rin tayo nawawala. Dahil alam mo, para talaga yan sa Aldabnation, gusto talaga nilang, i-stop tayo, hindi na tayo maingay sa social media, kasi nandyan pa tayo sa Twitter, gusto talaga nilang walain. Alam ko yan, na gusto nilang walain yan, para, kasi sila ni Aldin at saka ni Main, wala rin, hindi naman talaga, di ba, masyado pa nga tayong inaasar eh. Tapos ito, di ba noon, ito si, yung mga host dyan, eh, talagang kumakampi. Alam nga naman ngayon, kakampi na talaga sa kanila lahat ng mga host, kung sino pa ang mga host na yan. O tingnan mo si, ano, si Judy Ann, nag-post din ng luma naman pala yung picture na yon, nakasama si Mingay, yung teleserye pa noon, tapos nako po, ibinalik niyang post na kisyo, ganito, ganito. Ay nako, para bang pang-aasar nga, parang ay nako. Nandyan na nga sa atin, ito ano pa nga pala, nandyan na sa atin kung maniwala tayo. Alam mo, wag na nating paniwalaan, na atin na lang, subaybayan natin ang istorya kung hanggang kailan talaga mawawala yung mga kabalbalan na yan, dahil ayan na nga, nagiging bumaliktad na nga ang panahon, di ba? Ikot-ikot lang. O, noon swerte sila, dami, maapaw ang pera. Siyempre, ngayon, ano na nangyari? So, nag-iba na nga ang ihip ng hangin. So, titingnan natin kung ano na naman ang kanilang pamamaraan at ilalabas na naman nila. Ito na nga, ang sabi nga, nagsasanipwersa na ang DOS at saka 7, o kung ano na naman ang gagawin ni Alden. At saka alam nyo yan, ganun nga rin. Si May noon, ngayon si Alden, at saka si Alden talaga mga palangga ito, pag-isipan, tatandaan natin si Alden, talagang i-ano niya, kasi nga yung kanyang kumpanya, yung kanyang ano, ang dami nga niya, di ba? Mayroon pa siyang negosyo ng mga bahay, o tapos mayroon pa rin siyang, ay, di ba? Mayroon siyang sa mga scholarship, ang dami niya. So, syempre, no, kailangan din, isasabit din yung pangalan niya doon para nga pag-usapan din at sisikat. At alam nyo na, pera yun eh. Kaya kung ano man ang ipagsiksikan doon kay Catherine, wala po yan. Wala pong katotohanan yan. Friends lang yan, at alam ni Catherine na may asawa na siya noon-noon pa. Thank you so much mga palangga. Bye!